At dinivide namin yan sa 2. Ano po yung 2? Every 12 hours, 8 matches lang po ang pwede pumasok per cycle. So, lumalabas, dalawang cycle. Bakit? Diba? From 12 o'clock ng gabi hanggang 11:59 ng tanghali, tama ba? Tama. Pwede kayo magpasok ng 8 matches. Ano yung 8 matches ulit? 8. Nakuha niyo ako? Hindi kailangan ikaw ang mag-iimbita lahat niyan. Hanggang dulo po yan. Pag umabot lahat ng batches nila, hanggang 8, kahit di mo nakilala, hanggang dun ang babayaran namin. Pag lumabas ka per cycle, ang tawag namin, flash out. Ibig sabihin, yung susobra dyan, hindi na ho kayo babayaran. So, ang sikreto ng iba, kakausapin yung mga sa ilalim, pwede bang mamaya na lang, alas 12, saka kayo magpasok ulit. Para, another 8 match ka na naman per cycle. Total of 16 matches per day. Pag kinumpit mo yun, 16 times 1.5, magkano po yun? Nakuha niyo ako? Ang ginagawa ng iba, ang sikreto ng iba, ang ginagawa, paano pag malaki na yung grupo? Sayang naman. Anong sikreto ng iba? Isinasali, minimember ho, yung kamag-anak para pasok pa rin. Ano yung sabihin nun? Ikaw to. Isinali mo yung asawa mo. Sinali mo yung anak mo. Pwedeng sinali mo yung pinsan mo. Nakuha niyo ako? Bakit? Para yung iimbitahin mo, imbis na ibibigay mo dito, ilagay mo dito. Para pati yung kamag-anak mo, nakikinabang. Nakuha niyo ako? Oh, yung kakilala ko pa isa, ilagay mo dito, di pati siya nakinabang. Nakuha niyo ako? Para pag ito na maximum na, ng 16, siya hindi pa. Pasok pa rin sa kanya. Naiintindihan niyo ba yun? Maganda ba? Maganda. Dito tayo matatapos. Matatapos ako. Parang sabihin niyo, bakit naman ang sulat niya? Hindi ba pwede ayusin? Alam niyo, kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, mula nung ako'y natutong magsulat, hanggang ngayon ho, hindi ko mabago-bago ho ito. Nanay ko lang ho, nakapagsabi sa akin, nakapag-explain kung bakit hindi ko mabago. Sabi ko, nay, ba't pangit sulat ko? Ang sabi nanay ko, anak, pag pangit ang sulat mo, kabaliktaran ng itsura mo. Alam niyo, kaya pala hindi magbago-bago ang sulat ko. Kaya ako sa inyo, may tip ko sa inyo. Pag uwi nyo mamaya, nakita nyo sa salamin, hindi maganda nakita nyo, ganda nyo na lang ho ang sulat nyo. Ang tawag po dito, stir step. Eh, teka. Di ba meron ng ganito? Eh, bakit may ganito pa? Sa napakahaba naman, pampagulo pa. Hindi ho. Ito kasi, to be honest with you, mabilis ang pera talaga dito. Maraming lumayaman ka agad dito. Pero pagdating dito, pang matagalan na income naman to. Meaning, kapag matagal na, ang base mo kumita, pero tumatagal pa yung income mo. Di ba mas maganda yung ganun? Yeah. Paano ito? Ito, based sa product movement, hindi mo sa membership. Paano mangyari yun? Pag kayo nag-join, tatawagin namin kayong distributor. Ano requirements? Of course, you must be 18 years old and above. Kailangan 18 pataas. Pangalawa, syempre, negosyo po ito, importante sa negosyo na kayo po ay excited. Nakuha niyo ako? Pwede ba tinan yung katabi niyo? Sige o, tinan niyo. Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, ngumiti ka naman. Yan. Masarap ba yung feeling ng lagi nakangiti yung nakakasalubong mo? Masarap, diba? Alam niyo, ako, suplado ko kong tao. Napaka-suplado ko. Pero dahil sa negosyo to, nagbago ko ang aura ko. Minatter ko, paano ngumiti? May nagturo sa akin, tuturo ko rin ho sa inyo. Pag-uwi nyo ho mamaya, mga bandang alas 12, pumunta ho kayo sa kwarto nyo, sa banyo, maganda yung nag-iisa lang ho kayo. Ilak nyo ho yung pinto, mas maganda magsuot kayo ng itim. O kung anong gusto nyo, bakit naman kung nakubad kayo, di ba? Tingin ho kayo sa lamin at i-practice nyo to 1 to 10, believe me, effective po ito. Tinan nyo ho, sarili nyo ha, siguraduhin nyo ha, ano ha. Dahil pag iba, nakita nyo, tumakbo na ho kayo, ano ha. Sabihin mo sa sarili mo, 1! Two! Tika lang ho, di pa ho tapos. Three! Ha? Hanggang 10 po yan. After ng 10, ang bilis lumitay, bakit? Namaster mo na eh. Paglabas mo ng banyo, paglabas mo ng bahay, may nakasalubong ka, ngitian mo. Pag lumiti, pakpay, rekrutin mo, ha? Pero please lang ho, ha? Huwag kayo masobrahan. Baka mag-isa ka na lang. Ha? Sirawin na ho kayo. Silver executive. Gold executive.
At ang highest position, global ambassador. Mga kaibigan, yan ang pinakamagandang position sa lahat. Ibig sabihin, pwede ako makita ng position? Yes. Eh bakit pa? Kasi ang tao, hindi lang perang gusto. Gusto recognition. April 25, Araneta Coliseum. Ladies and gentlemen, pinuno namin ang Araneta Coliseum. Anong meron? Nirecognize namin sa stage, thousands ang umaten. Yung makito, mga naging silver, naging gold, naging global. At lahat po sila, proud the proud. Bakit po? Karamihan dito sa mga makita stage, mga ordinaryong tao lang ho. Imagine nyo ho, Araneta Coliseum. Mga kaibigan, doon ho ginaganap mga malulupit na mga events. Doon ho ginanap ito. Umakit ng stage yung mga tao, pinapalakpakan. At ang tip ko sa inyo, kung sa susunod ho, kung kayo mapopromote at aakit ka ng stage, huwag na huwag yung gagayahin yung iba. Sablay ko umakyat. Alam niyo bakit? Siyempre, kakamayan namin, nasa-stand tayo nakatingin, picture-picture, video-video. Pag tinawag yung pangalan, pag tinawag yung pangalan, De La Cruz! Siyempre, tonto, pasok. Thank you very much po. Thank you very much po. Picture! Tsak! Hindi ka nakita. Ang sikreto ng pag-akyat, Mr. De La Cruz! Pagpasok, ganito ho. Thank you. Thank you. Oh, di ba? Picture, tsak! Oh, kita ka! Ngayon, alam niyo na ho, paano makita stage, ha? Ngayon, mga kaibigan, paano mo mag-promote ng posisyon? Dito, kailangan ng 10 points, dito, 100 points, dito, 1,000 points. Ano yung mga points na yun? Balikan natin to. Sabi ko kanina, lahat ang binibili ng mga taong to, merong points. Ang tanong, mga kaibigan, paano po ito, katulad sinabi ko sa inyo kanina, ito bumili. Ang sabi ko sa inyo kanina, yung binibili ng mga tao dito, pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatsyan, 1,500 ka ulit. Tama? Baka hindi nyo naitanong, o baka hindi nyo naisip, paano yung binibili ng mga taong to? Eh, mas marami sila. Papalo dito, eh, wala nang papaluan. Dito ako papasok yun. Lahat ng tao sa ilalim mo, basta galing sa'yo, hindi binigay sa'yo. Lahat ng taong yan, basta bumili ang produkto, kahit hanggang dulo, basta may bilhin produkto, yung points niyan, points, lahat ng dinaanan, hanggang sa'yo, points mo rin yan. Ibig sabihin, ito total lahat ng binibili mga points. Pag umabot ng 10 points, ikaw, magiging silver ka ngayon. Eh, ano ngayon? Pag silver na ako. Pag silver ka na, may 10% rebate ka pa. Ano yung 10%? Overriding commission mo yan sa grupo mo. Hindi ko maintindihan. Di ba bumibili ang produkto tomato? Eh, na-promote ka, silver ka na. Yung susunod nilang bibilin, hanggang dulo, meron kang 10% sa lahat ng binibili nila bukod sa 1515. Nakuha na ako? At yung 10% na yan, based yan sa points. Okay? 10% ng points. Ha? Hindi ko naiintindihan. Ganito lang ako kasimple yun. Lahat ng produkto may points. Tama? Yung 10% ng points, pwede mo rin convert sa pera. Ibig sabihin, pera lang, pera din yun. Nakuha niyo ako? Eh, bumibili pa rin sila. Hindi na ako tumitigil. Pag umabot ng 100, magiging gold ka. Ano ngayon? Yung 10 mo, magiging 20%. Pag umabot ng 1,000, magiging 30% lahat ng binibili ng lahat ng tao sa ilalim mo. Maganda o ba? Maganda. Ito po is higher rebate minus lower rebate. Ibig sabihin, pag ma-promote itong taong to ng gold, lahat ng tao sa ilalim niya, 30 minus 20, 10% ka na lang. Hindi na 30%. Kasi siya, may 20%. Nakuha niyo ako? Ngayon, baka nalito ba kayo? Mabilis ba ako magulo o kayo ang magulo? Ang good news mga kaibigan, eto ho, no time frame. Ibig sabihin, pwedeng matapos yan after 1 week, after 1 month, after 3 months, even after 1 year. Hindi mo kayo mazi-zero. Hindi yan 2 months tapusin mo, 6 months tapusin mo. Pag hindi mo natapos, zero ka. Umpisahan mo ulit. Hindi ho. Mula umpisa hanggang dulo, iipuyo po yan. Hindi ka nazi-zero. Ang good news po dito, group points po yan. Kasi kung ikaw lang bibili na lahat yan, di mo kaya. Lahat ng tao, points sa'yo. At ito nakakabaliw sa lahat. There is no demotion. Ano yung sabihin nun? Pag ikaw may 100 points ka na, gold ka na, pala. Eh kung the following month, kumina ang grupo ko, nagbakasyon ako, bumaba yung points naging 10, bababa yung position ko, hindi ho.
Dito, pag umangat ka, hindi ka nabababa habang buhay ka na doon sa posisyon mo or aakyat ka pa. Kung hindi kayo nababaliw doon, dito kayo mabubuwang. Ito nakakabuwang sa lahat. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo! Oh, ikaw to. Tingnan nyo, ikaw to, ha? Oh, ikaw to. Ang dami nyo inimbita. Isa lang naniwala. Ganun akalala. Yung naniwala, nanay mo pa. Pinagbigyan ka lang. Anak, wala ba sumasali sa'yo? Ako lang sali sa'yo, anak, ha? Sumali yung nanay mo. Alam nyo, tatlong buwan na kayo. Kayong dalawa lang, laging mati. Palakpak na palakpak. At pasin mo, nay, hindi tayo dumadami. Mag-imbita ka naman, nay. Yung nanay mo, nag-imbita. Good news po. Ang dami inimbita. Isa lang din ang paniwala. Sino? Tatay mo pa. Tatay mo, kinilip mo. Mga kayo talaga, kukulit nyo. Sumali tatay nyo. Kaya lang, tatlo lang kayo. Siyempre, kinulit yung sino? Yung tatay nyo. Tayo mag-imbita ka naman. Eh, yung tatay nyo, napaka-mahiyay. Napaka-busy. Wala pang kakilala. Ganun kalala. Buti na lang. May isang kakilala. Isa lang. Pero yung isang yun, halimaw pala. Lahat ng imbita, sumabog. Naniwala. Pinutok ko. Naging global ambassador. Pwede mangyari yun. Good news po. Itong tatlong to, lahat yan, pare-parehong global ambassador. Dahil pwede kang makaimbita ng tao mas magaling sa'yo. Ama, pwede ikaw mahihain ka. Pero naimbita mo, makapalam mo ka. Di damay ka. Sasabihin hindi ako magaling magsalita. Eh, naimbita mo, dalawang magaling. Di mas magaling ka. Bakit? Downline mo lang yung dalawang magaling eh. Nakuha niya ako. Oh, tinayin niyo to ha. Para mas itindahin niyo. Sino mahihain nito? Sino mahihain? Ang kapalaman ng mukha niyo. Tinayin niyo. Sabi niyo ba? Dito, ang bagay dito, yung mga makapala mukha magaling magsalita, hindi ho. O, tinawa to. Brad, ano pangalan mo? Huwag ka mahiya. Ha? Paul. Kapala mukha. Nirilan pala, biyagalan mo. Paul! Mahiyahin si Paul. Sabi nila, wala pag-asa. Hindi ho, may pag-asa mahiyahin dito. Ang gagawin mo, Paul? Sabi nila, mula nung elementary high school college ako, isa lang ho napansin ko. Hindi ko nila lahat, pero kadalasan ho. Di ba yung matatalino sa school, kakasama? Yes. Di ba yung mga bobo magkakasama? Di ba kakabatin nyo sa school yan? Di ba yung nakukopyahan magkakasama? Yan. O di ba yung malalandi? Ah! Because birds of the same feather are the same birds. Napasin nyo ba yan? Ako napasin ko talaga to. Kami mga may tsura. Paul, ikaw to. Sa susunod na may seminar, dali mo dito yung dalawang kaibigang mahiyain. Pagdating ng dalawa, ano sabihin? Mahihayin din kami. Anong sabihin natin sa dalawa? E di, imbitay niyo pa yung mga mahihayin yung kaibigan. May nagpuro tayo ng mahihayin tao dito. Lahat ba kayo mahihayin? O, eto! Hindi naman naman kayo mahihayin. E babala mo sa iyo, may naimbita. Makapala mo ka. Hindi mo nakilala yung Paul. Kaibigan mo, kumpare ka, tigmay ka, mag-aral. Hindi mo nakilala. Naimbita dito. Ang kapal. Ah, rekot. Ah, rekot. Ah. Pag yan makapala mo ka, pumutok. Ladies and gentlemen, Paul, damay ka. Magiging global ambassador ka rin. Maganda to, maganda. Kaya Paul, ngayon may pag-asa ka na. Nakuha niyo ako? Dahil ang Pilipino, pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha. Tama? Mga kaibigan, tapos na ho. May bago tayo mag-iwahiwalay. Siyempre, bibigyan ko yung mga tips. Siyempre, sa dami na sinabi ko, malamang, hindi nyo lahat mahalala yun. Ang dami na, di ba? Pag mabasin dito, ano sabi? Basta 1-5 ito, puro 1-5. Malala mo lang, 1-5 eh, di ba? Ang dami na eh. Ma-explain nyo ba? Kaya mga kaibigan, ang tip sa inyo, number one, kung bago kayo mo eh. Number one, kung ikaw ay first-timer, hindi mo maintindihan na sa upuan. Ano gagawin mo? Babalikan mo. Hiram ka ng CD. Magtanong ka. Mag-explain ka ulit. Ibig sabihin, pag-aralan mo yung negosyo. Study the business. Nakuha niyo ako? Number two, pag napag-aralan mo, syempre, try the products. Better yet, mag-join ka na. Tutan, nagustuhan mo na. Try the products. Number three, gumawa ka ng prospect list mo. Bakit? Syempre, isulat mo lahat na nakilala mo. I-categorize mo sila. A, B, and C. Bakit? A, lahat na kilala mo masipag, yan ang imbitahin mo. Bakit? Pag lumaki yung masipag, bibilis ang grupo mo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad iniimbita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka kilala niya yung masipag. Tama? C, yung mga walang kwenta. Bakit iniimbita yan? Baka may sakit, bentahan mo. Nakatulong ka pa. Tama?
Eh kung ABC puro ayaw, wala talaga, ayaw talaga. Ayun, ibaon mo ng buhay. Ha? Hindi binibiro lang. Ibig sabihin, ibaon buhay, balikan mo pag kumikita ka na. Nag-getyo ako? Number four, hakot. Ano yung hakot? Pag kayo nag-imbita, huwag pa isa-isa. Sayang mong oras ninyo. Pag kayo nag-imbita, maramihan. Siyempre, pag nag-imbita ka ng isa, inindyan ka, walang natira. Eh kung saan po inimbita mo, inindyan ka ng siya, may natirang isa. Ah, di ba? Sakin naman, mag-isa ka lang dito. Ang dahil ko recruit, asan? Wala, hindi mo tine. Ah, di ba? Pangit ng ganun, di ba? Kaya tatanihan mo ang kakusapin mo. Ang good news mo dito, ang tip ho, pag kayo nag-imbita, sigurado niyo, excited ho kayo. Okay, papatay-patay, wala sali. Gusto mo yung maman? Sama ka? Ay, sure, kausap mo. Sure. Kaibigan, pag kayo nag-imbita, excited, sumama ka, ha? Pero pisa nga, huwag niyo ipipilit pumasok, punong-punong kayo, iba talaga, tara, pasok, baka lang! Titulak talaga sa loob, oh. Huwag niyo na ipilit, ano? Akot! Number five, mga kaibigan, baliw. Mga kaibigan, ano yung baliw? Mga kaibigan, kanina pang sasayita. Iba umingiti, iba tumatawa, iba may pumapalakpak. Pero alam mo, may mangilan-ngilan. Mula umpisa hanggang huli. Hindi ko alam kung hindi ko rin maintindihan. Ganito ang itsura. Alam niyo, ang sikreto sa negosyo to, excitement. Pwede hindi nyo maintindihan eh. Pero that's excitement. Ang ganda ba? Oh, maganda ang sabi. Basta maganda, ang ganda talaga ha. Nakuha niyo ako, excitement. Kaya ang tip ko sa inyo, pagpapalakpak ko kayo, hindi ko ganyan. Bilang na bilang ang mga palakpak niyo. Imagine nyo, nagsasayta, may ari na ho, yung pinakamaitsura pa. Tapos, papalakpak kayo, iba, ganito pa, walang kabuhay-buhay. Ganito ang tama papalakpak. Tuturuan ko kayo paano papalakpak. Lahat papalakpak, ha? Taas ang kamay. Ako muna, ha? Taas ang kamay, at pag siya palakpak, lahat dapat may kasama. Woo! O, tinan nyo ha, sabay-sabay ha, sabay-sabay. Ang hindi papalakpak, may putok yan, ha? Sabay-sabay ha, 1, 2, palakpak! Mga kaibigan, pag ganyan kayo pumalakpak, mula upisa hanggang huli, ano yung sure first timer? Paglabas dito, mga tatay negosyo, pag-uwi ng bahay, saan nga, pagkagin natin, sa dahil ang kabaluhan, nakakahawa yan. Palakpak naman kayo dyan! Number 6! Last ako. D, positive. Last na nga eh! Hindi mo narinig? Pero tandaan nyo ito. Alam ko iba sa inyo gutom na. Iba puyat na. Iba pagod na. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi araw-araw kayo nagugutom, napupuyat, napapagod. Ano ba yung minsan sa buhay mo? Napagod ka, nagutom ka. Pero alam mo, dahil sa negosyo to, pwede na magbago ang buhay mo. Kaya, hanggang alas 12 tayo. Pansin! Last na po? Last na. O bakit? Di ba nawala yung gutom nyo, akatawa? Mayroon isang aeroplano, Boeing 747. Sino ko nakasakay ng aeroplano? Nakasakay na ako. Nakakita na ako. Parang naman kakaintindihan ako tayo. Meron siyang aeroplano, Boeing 747. At the height ng kanyang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Ang turbulence po, normal po yun. Ang problema ho, sobrang lakas ng turbulence. Sobrang lakas. Yung mga tao natapanik, nagsisigawan ho. Amid the chaos, yung captain ho, they are trained to be passive. Alam niyo ba yun? Nagsay tayong captain, amid the chaos. Ladies and gentlemen, compose. Di ba if somebody's in control, you will feel okay. Sabi ho, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat. Fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 5 minutes lang, lumalala. Yung makina ako, mabalan ako, mabalan ako, wala na, hindi na napigilan. Yung mga tao, nagtanggahan seatbelt, hindi na ako napigilan. Nagyakapan ako, nag-iyakan ako. But you know what? Next time, captain, and still positive. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat. Fasten your seatbelt and follow after me. Our Father. Oh,
prayer fasted. Yes! Why? Who is the most fasted person in the world? The most fasted person in the world. Jesus Christ. Why? When he died on the cross. Fasted. Andami position para itakot. Pwede mo pa ganito. Pwede pa ganito. Ay, bakit ganito? Because it's sign of fasting. Before he died, he was being mocked. He was being sold to death. He was hung. He was crucified. He was even struck. Ladies and gentlemen, he died. The demons thought they won. But they don't know on the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, pag ginagawa niyo negosyo to, think positive. Pag may kausap ka at ayaw, ano sabihin mo? Positive. Biro na ho, biro na ho. Mga kaibigan, before we go, alam ko, tapos na ho ang seminar, pero bago tayo maghihiwalay, alam niyo, ang AIM Global ho, kami ho, willing ho kami tumulong sa mga taong gusto magpatulong. Kung ayaw niyo, marami salamat ho sa pagpunta niyo, pero bago tayo maghiwalay, uunahan ko lang ho kayo. May mga taong magsabi sa inyo ng mga salitang ito. Mahirap yan. Di mo kakayan. Kalokohan yan. Pare-pareho lang yan. Ito lang ako sabihin ko sa inyo. Pipiliin nyo ang taong papakinggan nyo. Nakuha nyo ako? Pag gusto mong yumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Yun ang sikreto ng pagyaman. Pag gusto maghirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Tama! Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho. Ha? Oh, alam mo, sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo mo. Sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Sana ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Nag-fail ka, okay lang. Importante sinubukan mo. Nakuha niyo ako? Ang mayroon sa atin kasi, iba sa atin, hindi pa ka sumasali. Ay, mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Nakuha niyo ako? Sige lang, panag-fail ka, okay lang. Bata ka pa. Nakuha niyo? Ang mayroon sa atin kasi, pag matanda na, saka sumusubok. Gusto mo ba yung benta ka ng 90s? Saka ka na susubok? Asan yung opportunity? Kasyaya ako. Bata ka pa, eh kung mag-succeed ka, tinan niyo ako. Yeah! Oh, ano? Well, mga kaibigan, iba ho ang bata. Iba ho ang bata. Na mayaman, iba yung iniisip niyo eh. Hindi, totoo naman, iba ho ang bata habang successful. Iba. Mas may enjoy mo. Katulad incentive namin, US trip. Pag may edad ka, hindi mo ma-enjoy yun. Ano, sa Amerika ka? Ganda ng Amerika!